What's up mga chong, nandito ulit si Virgil Leba para gumawa ng simpleng video. Ang topic natin for today is itutuloy natin yung simpleng pamumuhay. So ano ba yung simpleng pamumuhay mga chong? So yung unang-una simpleng pamumuhay natin, yun di ba yung part 1 nun is yung pagkuha natin ng lugar sa isla, di ba? So gagawa tayo ng simpleng pamumuhay, itatitle natin itong simpleng pamumuhay part 2. So ano ba ang huhuli natin ngayon at kukuhain dun sa isla? Yung tinatawag natin yabok. So ano ba yung yabok na yun mga chong? Ang yabok mga chong ay isang uwi siya ng isda na hindi nahuhuli sa pinagkuhaan natin ng lugan. So ano ba yung itsura? Ay tingis mo ba siyang parang tilapia siya ang itsura niya? So ano ba yung pinaka-content dito at bakit simpleng pamumuhay? At ang huli natin ulit mga chong, ang simpleng pamumuhay ay kahit miskin wala kang dalang pera ay kakakain ka ng tama sa araw-araw basta marunong kang manghuli at kumuha ng mga ganong pagkain. So sino bang kasama natin ulit dito sa paghuli ng yabo? Walang iba kundi si Pareng Pog. Siya ulit ang kasama natin dito sa pagyayabo. Tsaka siya rin magpapakita sa ating mga chong ng mga gamit na gagamitin para makahuli ng yabo. So ano pang hinihintay natin mga chong? Tara na, pumunta tayo kay Pareng Pog. So mga chong, nandito na tayo sa bahay ni Pareng Pog. So meron tayo isang kasama pa dito mga chong, walang iba kundi si Box. Box of Box Noise. Hey, what's up? Napamura na na. O so yun, ang dala namin dito ngayon mga chong ay yung tawag doon, yung panghulang isda o. Oh. Yan o, oh. Pakita, yan pambis natin. So wala pa kami dito yung tinatawag nating pain. Kasi ang mismong gagawin natin mga pain dito mga chong ay yung lukan mismo. Kumbaga kukuha muna kami ng lukan at yun ang magiging ano namin, pain. So ano pang hinihintay natin mga, tara na, pumunta na tayo sa isla. Yon mga chong, nandito na tayo sa tinatawag naming timaan dito ng yabuan. So ipapakita ko muna sa inyo mga chong itong napaghulihan mismo ng yabo dito. Dito ngayon si Bokno at siya mismo tatanungin natin sa paghuhuli ng yabo dahil isa rin siya sa mga biyasa kung paano baga maghuli ng yabo. So gano'n ka nakatagal maghuli ng yabo? 3 years na. So ilan taong ka na ba? 16. So ibig sabihin bata ka pa lang talaga at naghuhuli ka na ng yabo. Bakit mo natrip pa na manghuli ng yabo? Sarap kasi isda. Sarap. Tapos di ba ito yung sinasabi natin kahit wala ka mismong pera. Halimbawa, kahit yung what I mean is wala, asing walang-wala tayo dito mga chong, walang pera. Basta pumunta ka lang dito sa mga yabuan o sa napagkuha natin lukan, pwede ka makakain ng tama kahit wala ka pambili ng ulam. Tama ba ako? Tama yan. O yun. Kumbaga, dito sa mga ilay, hindi naman kasi kami dito yung mayayaman o madaming pera. Kumbaga, simple lang kami dito mga chong. As yun yung sinabi ko rin noong nakaraang episode. So yun. So paano ba paghuli ng yabo? Ilalagay mo lang yung ating pambis dyan sa tubig. Yun lang. So ang magiging paghula rin dito mga chong, hindi man katulad ng paglukan yung mismo parang may technique talaga yung tatandaan ninyo yung ang tawag doon, yung parang labi yung sinabi ko sa inyo sa una episode. Kumbaga magiging ang game natin dito is waiting game. Tama ba? Waiting game yung maghihintay tayo. So kailangan dito tayo is patience lang tayo dito mga chong. So hinihintay pa natin si Pareng Pog para ipakita namin sa inyo yung magiging pain namin. So hintay na lang natin muna siya. So yun mga chong, nandito na si Pareng Pog. So ayun, nakakuha na siya ng mga talyan. Ay ano na yun, nalaglag pa ako din sa tubig. Ayan o, yung lukan. Ito yung lukan mga chong. Ito ang gagawin natin ngayon pain doon sa yabo. So ipapakita ko sa inyo kung paano niya kunin yung laman. Thank you.
So yun mga chong, tapos na natin i-set up yung ating ano, ipaguli ng yabo, yung anong tanga dito? Pambis natin mga chong. So ang gagawin na natin is maghintay na lang tayo at makahuli tayo. Kumbaga is waiting game lang dito tayo mga chong. So hintayin natin tayo makahuli ng So yun mga chong, si Pare Pongsay nakauwi na ng isang yabo. Ipapakita namin sa inyo yung tsura ng yabo. Yan. Yan yung tsura ng yabo. Paikutin mo chong. Yan. So magkano ba ito pag ito yung bebenta mga chong? Magkano yan? 60 ang kilo. Imagine yung mga chong, nandito lang kami. Tapos parang waiting game lang tayo. Tapos once na isang kilo ka na ganito, may 60 pesos ka na mga chong. So saan ka pa mga chong? Dito na natin sa simpleng pamumuhay. O diba? Kung mga kahit asa, yung sinabi ko sa inyo kanina, diba? Kahit walang pera, basta marunong lang tayo dito sa isla, ay kakakain tayo ng tama. So maghintay pa tayo ng ibang nating huhuli. So yun mga chong, estimate natin mga chong ang ating pagyayabo dito ngayon sa isla is 15 to 20 minutes na kami dito ngayon nagtatambay at naguhuli na ang yabo. So pakita mo na parang pugs yung nahuli ating yabo. Yan! Ganyan kadami mga chong, imagine! Yan! Tsaka mamaya ipapakita namin sa inyo yung paano pagluto din ng yabo, yung masarap na luto ng pagyabo. O imagine nyo mga chong, ito yung sinasabi ko, walang puhunan, di ba? So di ba? Mamumuna naman tayo siguro mga piso o 2 piso dahil bibili tayo ng tamsi. Yun, tamsi. Magkano ang tamsi? Ano, pare Pogs? 4. Pero yun yung mahaba na, diba? O yun, o mahaba na yung mga chong. 4 pesos tapos sima. Magkano yung sima? 2? 2. O 2 ang isa. 2 or piso. Imagine yun. Siguro 5 piso lang punan nyo dito mga chong. Yun lang, kakahuli na kayo ganito kadami. Yun, nakahuli na naman siya ng panibago mga chong, o. Naire! Yun! So yun, mamaya naman tayo ng konti bubble sa pagbibideo. Kasi gusto namin maraming ipakita namin sa inyo na mahuhuli nilang yabo. Yun mga chong, nagbabalik ulit kami dito. Nag-change venue muna kami mga chong dahil gusto pa namin mas marami pang mahuli namin itong mga yabo. So yun, yun medyo ayun, kita man ninyo, yung dinadaanan natin mga chong dito ay matubig tapos medyo maputik. Pero mas okay naman dito kumpara tayo nung nagdukan. Kasi nung nagdukan tayo, may mga talaba dun mga chong, dito na may walat naman. Kumbaga, mas okay dito, mas hindi nakakapagod ito kumpara dun sa paglulukan. Kasi kumbaga, waiting game lang tayo dito mga chong. So, ayun na yun, tuod. Natuod na tayo mga chong. So yun, ibabalik na lang ulit yung video kapag naguhuli ulit sila ng yabo. Mga chong, tapos na tayo magyabo dito. Sa nakikita naman ninyo mga chong, nandito na tayo sa Violet ni Pare Pogs. So ang gagawin naman natin ngayon mga chong, ipapakita ko naman sa inyo kung paano linisin ang yabo at paano lutuin. Thank you.
So yun mga chong, napakita na namin sa inyo kung paano linisin at paano lutuin ang isang yabo. Parin ba, pakita muna yung ano, yung pagkatapos. Yan! Wow. Yan ang tinatawag namin fish fillet. Yabo fillet. Yabo fillet. Yun. Titikman mo chong, mga chong. Ang sarap, crunchy yung labas tapos yung loob napakalambot. Yun yan mga. Sa ibang lugar sa tingin ko wala nito kasi ito yung ano, parang biro lang siya mahanap. Wow, grabe. Bagay na bagay sa ano, alak. Basta may alak, may balak lagi ah. Yun mga chong, napakasarap ng fish fillet. So nakita naman ninyo mga chong, bumili din kami dito ng siyempre, itlog, arena, tapos yung ano ay chicken breading. Siyempre para mas malalo sumarap yung bahating fish fillet, ayun. Kaya tanaan ano pa yung oh no! Ang dami parang tinik ng yun mga chong, nandali ko pala yung sobrang daming tinik na yabo. Pero okay lang yun mga chong, di ba? So yun, ulitin ko ulit sa inyo mga chong. Imagine nyo mga chong, wala kang puhunan dito kundi yung online sima. Tapos yung ating tamsi. Siyempre pag tayo magluto, kailangan din natin ng mga yung mga tawag doon, yung chicken breading, tapos arena, tapos itlog. So, kumbaga hindi natin, hindi na matter sa atin yung mga chong. Kumbaga normal na sa buhay natin na meron tayong ingredients na pagluluto. So, ang pinakamalaga dito yung lulutuin, di ba mga chong? So, sana na-enjoy ninyo yung aking pag-video o pag-yayabo namin. Basta huwag kalimutan yung i-like, i-share, i-subscribe ang aking channel, Berhil Vlog TV. So, dito nagtatapos ang ating episode and we're off!